If I should stay. Out para mabango ako para sa inyo mga anak. Huwag nang mag-makeup. Pulbo na lang. Okay na yun. Hindi naman kailangan maganda. Pag nasa bahay lang naman, di ba? Hindi naman laging naka-makeup. Basta sa pagpalagay nyo lang, maganda pa rin ang lola nyo. May make-up o wala. Quaker Oats! Yeah. Ito yung pinadala ni anak Jean Miranda Juliesa. Kasi sabi niya, para daw lalo akong bumata. Kahit 49 years old na daw ako, lalo akong maging 26. Kasi yung birthday gift nga naman sa akin na birthday cake nga naman binigay sa akin ni Papa Troy, nilagay na 26. Para daw pareho kaming magkasing edad. Ito. Nagpadala si Jean Miranda Uliasa ng isang barkong kape. Tingnan mo yung anak ko na yan. Kailangan utang pa. Para lang padalhan niya ako ng barkong kape. Siya lang nakakagawa niyan. Diba? Kasi nga naman, nung ipautang na nga niya lahat yung ano, yung pera niya. Kasi yun ang business niya yan. Pinadala nga sa akin yung listahan niya. Ang dami nga siyang pautang. So ngayon, para lang meron siya agad maipadala sa akin kasi hindi nga daw siya minayaran pa. Yun. Nangutang siya para lang padalhan ako ng isang barkong kape. Pero ngayon, iyan ang tunay na anak. Gagawin at gagawin lahat para lang mapadala ng kanyang Mami Mistika o kaya Lola Tikay. Kaya akala siguro ng mga bashers, nasira na siya sa akin dahil gumawa nga sila ng panira sa kanya. Na sinabi niya na humingi daw siya ng utang, nangungutang siya, para lang daw mapadalhan ng kanyang Mami Mistika. Good. At least pinakita niya sa akin yung totoong anak. Gagawin ng lahat para sa mami niya, para lang masaya. Para magkaroon ng libreng kape, galing pa ng Hong Kong. Eh, dito nga naman, na mahal-mahal na puro sachet. Pero dito, isang barkong kape na. Naglalangay na ako ngayon sa kape, dati-rate, nag-aagawang kami ng iyong mga sachet lang. Pero ngayon, hindi na kami nag-aaway, hindi na kami nag-aagawan ng kape. Kasi nagpadala na si darling
Jean Miranda Uliasa ng isang barkong kape. Ako, baka mamay maging barako ako dito, ha? Kagigising ko lang. Kaya ito, breakfast pa lang ito. Quaker oats, pinadala rin niya. Pati yung gatas niya, yan. Ha? Nilagyan ko ng condense, tapos evap. Ayan. Talagang kompleto. Sabi nung nga, kung motivational speaker daw ako, ba't ako nagnguya? Ba't ako kumakain? Bakit? Di ba sabi ko bahay natin to? Pag nasa kabahay ka ba, lagi ka bang maayos? Natural pag nasa conference hall ka. Di ba? Pag nasa hotel, katuloy ng dati, pag nag-motivational speaking ako, pag nasa hotel ako, of course, you know, you have to dress the proper way. You have to dress. Depends on the right place. Eh, kung nasa bahay ka nga naman, eh, paano kung naka-nighty lang ako? So what, di ba? Nasa bahay ko, nasa kwarto ako eh. Di ba pag nasa kwarto ka, naka-nighty ka lang? O, di ganun din. Nilagyan ko na nga lang ganito para wala na kayong masabi. Magsasabi niyo, binabastos ko kayo. Hindi anak, hindi naman ako nakahubad eh. Ba? Tulad kahapon, kagabi, di ba? Yung friend ko na si Dave Gregory, binati niya ako, tapos nagpadala ng ano, ng yung dati kong picture na i-finiture ako noon sa Red Magazine. Kasama ko nga yung bomb, yung sex bomb noon eh. By the time, bago pa lang yung mga sex bomb noon. Bago rin ako. Magkasabay kami. Dapat sila ngayong maghuhubad. Kaso, maarte. Ayaw nilang tanggalin yung mga shorts at saka yung makakapal na stocking nila. Eh, ganun naman talaga yung costume ng sex bomb, di ba? Yan. Ayaw nilang tanggapin yung makakapal na stocking. Eh, ako naman, since naman na akala ko, costume lang. Eh, dahil kasi sa pag every time na after the shoot, after the costume, doon na rin ako naguhubad para magtanggal ng damit. Ganun. Eh, isa, wala namang ibang tao doon, mga bakla lang naman yun, eh, mga bading naman, Diyos ko, mga babae rin yan. Kaya sabi ko, kahit maghubad ako dito, wala naman sila makukuha. Hmm? Babae rin naman sila. Kaya, since ayaw noon yung mga sex bomb girls na maghubad, ako yung pinahubad. Sabi ko, sige, hubad ako. Ako lang lolang na siguro pwedeng maghubad. Sabi ko, so naghubad ako. Kala kasi ni Dear Lorna, kala niya, ginawa lang yung inedit para siraan ako. Sabi ko, huwag mong sirain. Sabi ko, huwag mong tanggalin. Be proud. Be proud na ang isang misty ka dati, talagang sexy. Di ba, sino bang lola na kayang maghubad? Ganun. Eh, para naman yun sa pictorial, hindi naman ako naghubad na nasa labas. Na kung nakita yung naglalakad ako nakahubad, yun. Sabihin nyo may diferensya. Pero, ang gana. Nawawala-wala eh. Sige, kain muna ako. Oh, wala-wala naman. Kain muna tayo. Mas masarap pala yung mag-birthday na. Pasensya na kayo. Dahil sa kapupuit kasi nyo mga anak, inuubo ako. Ginawa, magbasa na nga kung sino mga to. Total na. Yan. Michelle Riza Lianco is watching. Hello, Michelle. Ang pangit pala yun. Pangit pala yung lips ko, wala man lang ano, kulay. Okay, kayo munang salamin ko, ha? Para man pag ganun ko, kisa beliefs. Okay, Michelle Riza Lianco is watching. Ayun. Okay. And good afternoon po, sabi ni Casey Rabina Basal. Good afternoon, darling. And, ito na nga, hindi makakita ang lola nyo pag wala ito. Kailangan bumili na ako ng bago. 8 years na to eh.
Pati to malabo na rin. Malabo na. 8 years na kasi ito. Sige na nga, tingnan ko kung sino nandito. Alright, malabo talaga. Casey Rabina Basal, good afternoon po, good afternoon, darling. Joanna! Nengay Amor! Hi, Joanna! Kenneth Gonzaga Grande. Hello, Kenneth Gonzaga Grande. Saka na lang ako mag-makeup. Maganda pa rin naman ang lola nyo kahit walang makeup, di ba? Sabihin nyo, dahil kung hindi, delete ko kayo. Wala. Alright. Cyril Montalibano is watching. Hello, my dear Cyril. Love ko yan eh, kasi love niya ako. Lagi niyang pinapakita sa akin. Vic Vic Del Rosario, Hiniosa. Hyper greet nga po anak ko, si Yuri. Mwah. Okay, Yuri. Mwah. Okay, sabi niya talaga, sinabi niya specify. Mwah. Kailangan merong ganun. So, yan. From Vic Vic Del Rosario, Hiniosa. Yan, para sa kanyang anak na si Yuri. Mwah. Oh, yun. Yun ang sabi niya eh. Ni-specify talaga na kailangan may. Mwah. Alright. Yuri, mwa. Alright. Tessa de Guzman Jack is watching. Hello, Tessa. Rich Lopez Pabilon is watching. Ah, si Bossing. Naku, dami na akong utang dyan kay Boss. Isa rin yan sa mga tumutulong kasi sa akin eh. Alam mo, pag isang Bossing talaga, pag nakakaintindi ng sitwasyon ng isang katulad ko, eh, talagang tutulong yan. Kasi, siya kasi maraming foundation, may maraming tinutulungan sa kanyang foundation eh. Kaya, kung sino yung mga tao na nasanay tumulong at may sariling foundation, pero mo, grabe, ang dami na siyang tinulungan. Nakakaintindi rin sa kapwa niyang tumutulong dahil meron din ako Mystica Charity Foundation. Kaya, saludo ako sa iyo, sir. Sir, Bossing Rich, Lopez Pabilona. Ayan. Kung sino ang pinaka-rich talaga na kaibigan ko from the bottom of my heart, talagang ibang-iba siya talaga. Pag tumulong yan, tutulong. Coming from his heart, katulad ng ginagawa niya doon sa mga taong tinutulungan niya, kahit hindi niya kilala, yun, talagang magbibigay yan. Pero mo, pag nagtsatsari yan, Diyos ko, para bang isang barkong mga sinelas, isang barkong mga pagkain ang binibigay, Diyos ko, grabe. Talo pa yung ginagawa ko dati. Kaya, lagi siyang nabablesan kasi if a person marunong talagang magkawangwa, talagang blessed talaga yan eh. Ganon. Kasi ang Lord, tinitingnan niya kung sino yung mga totoong anak niya na kung ano yung blessing niya, binibigay pagkatapos i-bless yung binibless din sa iba. Kasi hindi nga naman tayo talagang pantay-pantay na nablessan ng katulad niya, di ba? Hindi tayo pare-pareho na marunong tayo, madiskarte o whatever kung ano yung mga trabaho natin. Eh, meron din yung mga tao na talagang mahina ang kanilang, it's either resistensya at magtrabaho, kaya mahina yung kanilang utak or na dumiskarte. O kaya talagang pinanganak talaga sila na namamalimos. O, di ba? They were meant para mamalimos. Hindi talaga sila yung tao na yun ang pinili nila, pero it was God. Kasi sabi ng Lord, bago ka pa ipinanganak, alam ko na, I already determined where are you going to live. Ibig sabihin, lahat naman yung nakaplano. Pati yung I determine kung ano daw yung bilang ng buhok. So imagine that, buhok lang yun ha. Eh, how much more yung gagawin natin sa buhay natin? Kaya kung ano yung ginawa niya sa akin, sabi niya, I determine kung saan kita ilalagay. Tapos na niya akong nilagay sa mga mansion. Diba? Tapos na rin niya akong inilagay sa talagang pobreng as in zero na natoyo na lang sa kasardinas. Ngayon, ibinalik niya ako. Huh? Pero, not in a sense na katuloy yung dati na magalbubuhay ko tapos nakalimutan ko na siya. Hindi. Lagay na niya ako sa tamang place para sabihin kung ano ang totoo. Because this is life. So, yung mga nagpapanggap-panggap dyan, hindi nila alam kung anong katotohanan. Nasa akin ang katotohanan. Lahat ng mga sinishare ko, katotohanan. Kasi na-experience ko eh. Diba? Kanino kayo maniniwala? Doon sa mga tao naka-experience na kung ano yung sinasabi niya or nagsasalita siya pero she's basing on the experiences of others. Sa akin lahat ng galing yon.
These are all my testimony dahil ako mismo ang makakapagsalita kung anong totoo kasi nangyari sa akin. Diba? Eh kung di nangyari sa kanila, oh, maniniwala ka ba? Kanino ko maniniwala? Doon sa isang tao na nagsasalita, pasensya kayo, Ilocano ako yan. Diba? Lumaki ako sa ibang bansa, kaya Inglesera ako dati, hindi ako marunong, bulul-bulol ako sa mag-Tagalog, okay? Kaya pag nagbubulol ako kuminsan sa pagtatagalog, pasensya na. Pero pag sa Ilocano, ay diretsahan yan. Ha? Hmm? Try me. Pag Ilocano, walang ano yan, walang paltos, diretso ako magsalita Ilocano. Yan. Kaya yun ang aking bahay niya. Rich siya sa pagbibigay ng blessings and rich siya here sa loob, sa kanyang puso. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso. Dahil ang nasa puso natin ay walang iba kundi ang Diyos. Okay. RDU. Yan si RDU. Si RDU naman kung saan napapadapad. Hong Kong. Ha? Tapos saan pa yung iba? Saipan ata. Dubai, mga ganun. Buti pa itong dami ng pera niya. Buti naman, anak ko yan. Kaya, lahi siya ng mayaman. Ako din, lahi ako ng mayaman. Parang mukhang hindi ka naniniwala. Ang tatay ko, na sinasabi ko, ha? Katulong sinabi ko na, pinamanahan ako ng tatay ko. Ha? Tungkol dun sa Palawan Hotel. Hindi ko sinabi na ang tatay na binabanggit ko yung binaril. Ang tatay ko doon, siya nagpamana. Binigyan ako ng opportunity na ibenta, finally, para kahit papano, magamit ko yung perang yun para may patayo ko, may start ko yung Mystica Charity Foundation at yung project ko na Mystica Temple. May start ko ulit ako nga, yung Mystica Charity Foundation. Kasi, I've started yung Mystical Charity Foundation matagal na. Pagdating ko dito noon, 2008, doon ko binuhos ang pera ko. Ang mali ko nga naman, kasi once you have a charity foundation, dapat through donations, sponsorships, hindi yung sarili mong pera. Kaya nga, noong kapartner ko ang SM Foundation, at nung nalaman nila, sarili kong perang ginagamit ko, sabi nila, there'll be a time babalik ka sa amin, sabi yung manager, managing director. There'll be time babalik sa amin. Para sabihin na namamalimos ka na. Nagkatotoo nga. Kasi at that time, mayabang ako. Sabi ko, wala, hindi ako nangongolekta ng donasyon. Hindi ako kumukuha ng mga sponsors, donors. Sabi niya, iha, bago pa nagkaroon ng SM Foundation, ng SM, bilyonaryo na ang SM. Tapos ikaw, nag-uumpisa ka pa lang, all of a sudden, ang yabang mo, nagkaroon ka ng Mystica Charity Foundation sa sarili mong pera? Hello! Darating ang araw, tandaan mo, kasi ilang beses na rin pumunta sa amin yung mga tao na dati, nagkaroon din silang sariling foundation, sariling pera nila, and yet, they came back to us, namamalimos na sila. Di nagkatotoo nga. Mayabang kasi ako dati. Lahat pinamimigay ko. Walang silbi ang pera. Kaya pag sinabing, huy, kailangan ko dito investment, sige lang, sige, okay lang. Ganun. Hindi ko na inisip na daarit ng araw na ako'y mawawalan na pala. Pero okay lang. Binabalik naman ng Lord eh. Ganun. Kita nung boss ko, umiiyak ako. Naawa rin. Samantalang nung tinanggalan ako ng trabaho, kung kailan niya ako pre-promote from managing director na I was receiving 150,000 a month since 2008. Kung kailan pa ulit na kinuha niya ako at we had agreed na maging 250,000 yung bibigay sa akin monthly na salary ko. Tapos all of a sudden, dumating yung nag-viral na video ko against Duterte. Nawala. Nawala. Pero ngayon, dahil nakita rin niya na umiyak na ako, talagang inaalipusta na ako at lahat, dinudurog na ako, naawa rin, finally, sa birthday ko, tumawag. O yun, nakakita nyo naman dyan, oh. Kita nyo doon. Maliman pa yung tumawag na dalawa na. They're also interconnected sa kanya. Ha? Kasi ang boss ko kasi, sa kanya yung, ano, about environmental, about trees, yan, Better Globe Trees. Yung dalawa naman connected sa company niya. Is about charity at saka motivational. Ayan. So, tatlo. So, ngayon,
Katulad kanina, merong mga nagpapainulit eh. Pinapainan ako na papadala daw sila ng $300, naawa daw ako. Sabi ko, hey, hello. Sabi ko, huwag ka nang maawa sa akin, ha? Kaya ko nang kumain kahit wala kayong papadalang tulong para ipakain sa akin. Kung magpapadala ka, it would be in the form of sponsorship. Gusto ko lang iklaro. Para hindi nyo sabihin later on na ako, humihingi pa rin ako ng pangkain, pang-bills or whatever. It will be in the form of sponsorship. And bilang ako, isa akong endorser, ha? Kita nyo naman sa YouTube, di ba? Yung mga erase products, mga ganun. Kung ano yung mga in-endorsing na Melanie Marquez, sina Pauline Luna, sina Valerie Concepcion, sina Tony Gonzana. Ako lahat ang original endorser ng mga products na in-endorse nila ngayon. Umalis nga lang ako nung bumalik ko sa Amerika, kaya napunta sa kanila. Otherwise, ako pa rin. Okay? O ngayon, kung sponsorship yung hinahanap ko ngayon para mag-sponsor, it will be in the form of I will endorse them, ha? Or I will acknowledge them sa aking show, live show, katulad ngayon, ha? Kung sino-sino yung mga gusto pang magpa-endorse, for example, para in each time na may love show ako, sabihin ko na, here are my sponsors, blah, 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 blah. O, di ba? Na-acknowledge ko naman sila, paulit-ulit nga eh. Di ba? Kaya yung mga nagsasabi na, bakit si ganito na lang laging nababanggit? Natural sila ang nag-i-sponsor. Di ba ganun din sa mga ABS-CBN, TV5, o kaya GMA? Di ba? Every time na in between their programs, sasakali man. Oh, bakit paulit-ulit yung Palmolive, paulit-ulit yung kung ano-anong mga anik-anik na mga produkto in endorse natin? Sila yung nagbabayad milyones. Eh dito, bariya-bariya nga lang ibinibigay ng mga sponsor ko. Tapos nilalait pa ako. Nilalait pa din sila. Ano kayo na saan ang utak nyo? Oh my goodness. Alam nyo bang ibig sabihin ng sponsorship? I am a celebrity endorser. Alam ni Boss Rich Lopez Pabilona yan. Kasi, na, minsan nagbigay din sa akin yan ng ano, para ma-endorse ko rin siya. Pero mo yun, kahit nga ba personal na in-endorse yan, endorser pa rin ang tawag dito. Kasi binayaran nga niya ako para in-endorse ko siya. It's either a product, a company, or an individual. Yun ang in-endorse ko. Ay, pag sabihin nila na nagpapadala ako kasi naawa ako sa sitwasyon, well, ngayon, sabihin ko na, ha? Clear. Wala akong hinihingi na personal na donasyon. Noon, dahil may sakit ang anak ko, may sakit ako, okay, may sakit ang asawa ko, yun, tawag na donasyon. Pero right now, dahil may trabaho na ako dito bilang motivational speaker online, which is, I've done this before, since 2008, I was already established, yeah? Tal formal ako na-establish na motivational speaker, you can go to www.mysticaentertainermotivatorspeaker.com, okay? Makikita nyo rin doon, graduated ako ng Doctor of Divinity. So, I mean, legit ako talaga na maging spiritual speaker o kaya healer or whatever. Yeah? Hindi ako yung tawag na ako yung nang-i-scam kahit kanino. Ha? Kung gusto mag-scam, daming kumukuha sa akin, iba't ibang mga companies dyan, they wanted to use me para lang mag-scam. Sila yung mga scammer, hindi ako. Sila kasi yung kumukuha talaga ng mga iba't ibang mga artista, maya-maya i-picture-picture, all of a sudden, sasabihin nila na endorser na, hello, ayun ang mga scammer talaga. Ni-scam kami mga artista. Invite kami, kunwari, na, ayan, mayroon daw deal na kakaroon daw ng endorsement, ganun-ganyan. Ayun pala, aalukin ka pala ng products nila para mag-invest ka, mga ganun-ganyan. Tapos picture, and all of a sudden, lalagay na nila sa website nila, and bang! Ikaw na pala endorser nila. Yun, tinatawag ng mga scammer. Okay. She's hyper na ako. Sino bang hyper na yan? Sino ang hyper na yan? Wala. Hindi ko makita kung sino yung sinasabing hyper na ako. Bexy Aybab is watching. Ayan, si Maring Bexy. Paulit-ulit ko na rin sinabi sa inyo na noong pumunta kami ng ng province. Kasi na-invest ko nga lahat yung mga pera ko sa Kenya, sa Tris nga, doon nga sa company namin, di ba? And since natural, ako yung boss doon, dito sa Pilipinas and Asia, natural, sinong unang mag-invest? Ha? Ako, natural. Sayang nga naman yung pera ko, di ba? So, doon kininvest pati mga ari-arian ko ng mga nabenta ko. So, ngayon, yung natitirang pera ko, nag-invest kami doon sa ng plantation, makikita nyo, startup doon. Tapos, karoon kami ng bar. So, happen na, karoon kami ng mga kaaway.
sila yung nang-away sa amin. So, sobrang ingit din, ganun. So, napaaway itong asawa ko hanggang sa nagkaroon kami ng death threat. So, we didn't have any choice but to come back to Manila. Sinong tumulong? Yan, si Maring Beth, si Alba. Kahit kapapanganak pa lang niya noon, di ba? Eh, sabi niyang, ng best friend, hindi pa kami ano noon, hindi pa kami magkumpare, magkumare, ganun. Kilala lang niya sa gym, di ba? Si paring Joel, Babia. Ayan, Babia. Ay, Bab, binalitan lang, Babia siya. Okay? So, yun, naging kaibigan ni Troy. Oh, wala kaming ibang malapitan. Si paring Joel lang. Kahit katatawas lang mga anak noon si Maring Bexy. Pero, si kahit pagkakataon ng ganun, kahit alam nila na talagang meron din silang pagkakagastusan, but they still did their best para matulungan ako. Hello? 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 Hello, sir? Hello po? Hello, naririnig niyo po ako? O hindi? Ah, I guess not. Ha? Okay. Sis, hyper na ako kasi happy ka na. Sabi ni dear Lord na, Amanda. Ayun. Nagtaka kanina si Dorla, dear Lord na. Kasi hindi siguro niya nabasa lahat yung ano. Nakita lang niya yung part na nagpadala. May nagpadala ng 725 euros. Kaya tinanong ko, di ba nag-post ako, sabi ko, magkano ba yung 725 euros? Kasi pinadala ang boss ko, pang KFC. Ayun pala, umaabot ng mga 37 to 38,000, ganun. Nabasa niya. Sabi niya, sis, sino ba yung nagpadala sa inyo? Sino yun? Baka mama yung scammer yun. Kasi ganun kasing ginagawa nung sa kabila eh. Yung, ano ba, yung, kunwari sabihin nila, magpapadala sila ng $200, $300. At pag hiningan ko sila ng picture, ha, yung totoong picture talaga, sabi ko, kailangan ko yan. Sabi na, well, kung hindi mo puntahan yan, ibabawiin namin. So, I don't care. Kaysa ba na mapagod ako, 1 hour, 2 hours, punta ako doon kung saan yung pinadala. Mahalata talaga kung sino yung mga ano. Tapos, all of a sudden, sabi niya, oh, sige, papadala ko bukas 2 a.m. Ah, 2 p.m. Tapos, mamaya, ang dami na siyang tanong, asan ba yung ano daw yung pinagkakakitaan ko? Paano daw ako nasusurvive? Mang ganun. Sabi ko, I'm a motivational speaker and I endorse kung sino yung mga sponsors. Ganun, ganyan. Sabi niya, ha? Ganun ba? Saan? Dito sa online, dito mismo sa Facebook. Ah, okay. Kunwari pa, hindi niya alam, ha? Kunwari pa. Eh, ba't siya tutulong? Hindi pala niya alam what is this all about? Hello? Kung hindi niya nakikita kung ano nandito sa wall ko na naka-post, ba't siya nagtatanong? Bakit siya magbibigay kung saan hindi pa niya alam kung ano talaga ang tunay na ginagawa ko at story ko dito? Ayun pala nagpapanggap. Sabi niya, kasi meron akong kasama dito eh. Nagtatanong siya. Kailangan daw i-convince mo kung talagang tutulong siya o hindi. Sabi ko, don't convince. Tapos sabi niya, hindi kasi kailangan din daw ano, malaman niya kung totoo daw ba na kailangan mo talaga ng tulong. Ganun, sabi ko, I'm not asking for help. Ayun, blinak ko. Hello? Hello? Wala. Ghost ata to eh. Ghost. Yan. DM ko sa Jesus watching. Sabi ko nga kay, ano, kay Jean. Sabi ko kay Jean. Bakit kaya ngayon, ngayong alam nila na bumalik na yung boss ko, babalik na yung trabaho ko. Pero huwag kayong mag-alala. Kakaroon pa rin ako ng online, ganito pa rin. At isa siya sa maging sponsors din. Maliban dun sa trabaho ko, okay? Kasi ang main sponsors would be yung dalawang companies nga. Yung about sa motivational, kasi nakita nga nila na I am suited and I'm so perfect with this kind of job. At gusto nila yung ano, just the way it is. It will be on another page anyway. So, establish ko yung sila na sila yung mga sponsors. It will be more on charity. Oh, si Jira Nicolas, ang isa sa aking mga anak na lagi niya akong sinusuportahan. Mommy, love you, mga ganun. Yung kahit yung mga ganung bagay lang sa akin.
pinaparamdam niya, di ba? Samantalang mga matagal-tagal ko nang alam na sila yung number one na mga ano ko, mga supporters ko, mga anak ko, bigla silang nawala. Kung kailan ako, masaya na dahil magkakaroon ulit ako ng talagang as in, balik na ako sa boss ko. Tapos tuloy ko pa rin ito kasi excited nga siya dahil nga nakikita niya nga na, hey, I got a big media mile age. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa aking mga buzzers, nabubulol tuloy yung Tagalog ko. Yung mga buzzers, dahil kundi dahil sa kanila, eh, hindi ako mapansin. Ah! Okay. Yan, Jira Nicolas. Yan, binati na kita. So, si Jean na Miranda Juliesa, yon. Kaya sabi ko sa kanya, tingnan mo nga ng mga anak natin, no. Kung kailan, okay na ako. Ha? Hindi na ako mamamalimos. Balik na ako sa trabaho ko. Plus, okay pa rin to kasi meron nga, may mga ibang mag-sponsor. Kung kailan pa may mga ibang mag-sponsor, di ba? Maliban pa yung mga ibang mga darating o kaya biglang susulpot na lang sponsors din. So, dapat matuwa sila, pero wala eh. Wala. Walang natutuwa. Mas gustong-gusto pala nila yung namimalimos ako o kaya ako ay namimilipit sa sakit o kaya yung walang-wala na ako, yung umiiyak ako na humingi ng tulong. So, ngayon alam ko na kung sino mga totoong anak ko. Yung sino hindi ko pinapansin dati na si Jira Nicolas, siya number one ngayon na nagko-comfort sa akin. Oh, sino yung sinisira ninyo na si Jean Miranda Oliasa? Nagko-comfort sa akin. Lalo na itong si Dear Lorna. Na nilagyan din ng ano, ng sariling page na Dear Lorna. Tapos binigyan ng Malaysia. Oh, yeah. Dear ko siya. Dear. She's so dear to me. So what? Diba? Alam mo namang tawagin ko siyang sister. Okay, brother. Ano na? Wait, sino ba? Mila Penny Monsale Hattori is watching. Hello, Mila. Okay. Lorna Amade, si Cyril, apply ko na bodyguard mo. Okay, ganito. My dear. Okay. Total, sinasabi nila na tayo na raw. Eh, wag na lang bodyguard. Tayo na. You will guard my body. Aray ko. Ipa-viral na naman nila yun. Sige, the more na mas maraming viral, the more na mas maraming pumapasok na endorsers. Ay, hindi, na sponsors. Ako endorser. Kasi, they're not after kung ano yung sinasabi ko. Kahit anong sasabihin ko, they're not after that. They are, after the media mile age, kung saan-saan ivina-viral to. And then through them, kahit galit sila sa akin, sila yung sumusuporta sa akin because kung dahil sa kanila, hindi ako napansin ng mga international companies nito na sila mismo ang magsusuport sa aking programa, live show. Sige, huwag na lang bodyguard, dear. Ikaw na lang ang magiging body. Half body ko. Aray ko. Stop me. Alright, sige na. Dahil sa kadaldalan ko kung saan-saan napupunta, may kung saan-saan na naman nila ilalagay. Biro mo, in everything that I say, the world is watching. Mamayit-maya, pati yung mga pag gaganon ko, yun ang dinidisplay nila. Kasi ayaw nga nilang matanggap na ako'y happy. Gusto nila pakita na ako'y umiiyak pa rin. Tingnan mo. Ha? Yan ba ang malungkot? Saya-saya, di ba? Di ba? Dear Lorna Amante? Saya-saya ako, di ba? Haba ng buhok ng lola, oh. Noel at Notna. Yan. Yan si, ayan, best friend ko rin yan, si Noel Adnona. Kaya lang, secret best friend. Ayaw niyang may advertise. Siya rin isang sumusuporta, nagbibigay sa akin ng advice. Sabi niya, huwag mong pakita na ikaw ay weak. You have to show them that you're a real fighter. Pakita mo kung sino ka. Hindi yung kinakawawa. Ito.
Kawawa nga ako. Kawawa ako. Pero okay lang. Kahit kawawa ako, at lalo pa nilang kinawawa, sa bandang huli, sabi ng Lord, I will wipe away your tears. I will humble kung sino man yung mga nagmamataas ngayon. He will humble them. And then kung sino yung mga humble, He will uplift. He will lift them up. Uplift their value, their spirit. Ganun. Okay? God bless you po! Sabi ni Dear Lorna, God bless you po sa boss mo. Yes. Yan, see? Kasi ang boss ko kasi, bago niya ako inoferan ulit ng another 15 years of contract, tapos biglang nawala, di ba? Kailan pa kami in the process of negotiating na ganun nga, na ako ulit yung kukunin for 15 years. Pinamis ko kasi na walang politics, no religion. Kasi yun nga naman, kasi nakakapag-divide. Sometimes nawawala yung client, especially we're talking about international clients here, 60 countries, international clients. Okay? At ang oras na nakita nila, Mystica, bang, nakita nila agad dito kung ano, what is all about. Kaya, kung ano yung nakikita nila na, we thought she is into trees, ganun ganyan, why is she doing some religious stuff? O kaya, why is she doing some politics, mga ganun ganyan. So, para hindi daw maano yung mga tao. Kasi hindi mo alam kung ano yung binabanggit mo, for example, na politician. And yet, yung clients, okay, ibang tao na ganito eh, iba naman pala yung pinapatronize nila. So yun, magkakaroon pa ng gap, magkakaroon pa ng contradictions, okay? Or complications. Kaya para maiwasan daw yun, so iwasan namin tatakol ang politics. Pero dahil nag-viral ngayon against Duterte na video ko, and then bang, nawala yung 250,000 naman ko. okay. Dali. Everything happened for a reason naman. So ngayon, dahil bumalik na siya, dahil naawa nga niya ako, see, hindi pala ako nagmura at talagang umiiyak, hindi rin niya ma-realize na talagang I am into deep trouble here. Naawa siya. Kaya binati niya ako. Kaya yun, makikita niyo yung message namin dyan, ha? Kaya sabi niya, okay, I'll give you some other chance again. Kasi alam niya, siya na mismo sabi niya, I am so good on what I do. Bago ko nakuha yung trabaho ko bilang managing director, bago ako na naging Asian director, binigyan ako ng 8 pages na personal assessment test. Pag sinabing personal assessment test, doon madedetermine kung ano yung intellectual capacity mo, kung ano yung leadership ability mo, kung ano overall ang makukuha nila sa'yo. If you fit to the position they're offering. Eh sabi ko naman, bakit pa kailangan? Kasi natakot ako, baka mamaya, I will fail or whatever. Kasi written, 8 pages. Sabi ko, no, I don't need that. I've been a valedictorian when I was in school. I've been always the number one in school, blah, 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 blah. No, I don't need that. Sabi, no. This is a very, very high position. As a matter of fact, the highest, as a matter of fact, is we're gonna be using Philippines as our number one marketing area throughout the world, and you will be the one to take care of it. So, wala akong choice, kailangan ko eh. Di ba? Sayang naman eh. Dahil kung ano pag-i-split, hindi naman yan, hindi naman stable. Sometimes meron, sometimes wala, ganun-ganyan. So, hindi ito stable, di ba? So, I took the test. Alam mo, sinabi mismo yung kung sino yung, kung sino yung gumawa ng test result, ha? Sabi niya, kung hindi pa pinapanganak ang apo ni Hitler, sabi niya, I think this is her. Ayan. Meron, biro mo, i-compare ako na, ha? Kung ipinanganak na daw ang isang apo ni Hitler, big sabihin, the leadership is so strong, is so stubborn, is very,
compared to parang yung dictator, di ba? Parang ganun. There would be somebody who would fit to lead this, and that would be me. Amen. Gender fit. Ba't to? Nawawala. Nawawala eh. Congrats, wow! Thank you. Ayan. See, nakakita ba kayo ng motivational speaker na kumakain right in front of you? Ha? Ako lang yun. Original to. Hindi ako gumagaya sa iba. Nakunwari lang, nagpapakadesente. Anong sinasabi nila? Ha? Wala. Genevieve, hi mother, how was your birthday yesterday? Okay lang, darling. Dispend ko dito. Hindi na ako nagpakain, ha? Kung ano yung binigay nilang mga limo sa akin, eh sayang naman, wala akong pambayad ng kuryente. Cry, my own. Oh, wala naman yan. Yung mga fans club ko nga dyan sa... Yung fans club ko dyan sa... Naloloka na ako dito. Nawawala-wala. Yun, yung fans club ko na binuo ni Dear Lorna sa Kuwait, gusto kong pasalamatan din. Meron na ba? Alright. Okay, sis, gusto ko yan. Sabi ni Dear Lorna, okay? Kyle Grandstrom, oh my God. Yung pogi, pinaka-pogi dito talaga na every time na... Pag nagla-live show ako, nandiyan lagi si Kyle Grandstrom. Sama yung... Nawawala, ano ba yan? Pinagpawisan. If I would all... Oh, dyan na pala. Wala ulit, ano ba yan? Si Shami Shakim, yan, siya rin siya nagpadala na para daw may pambili ako ng ng cake, pambili ng lechong manok, pambili ng pansit, ayun, kung ano yung binili ni Papa Troy, yun. Ha, kapapadala nun ni Shami. Yan, kaya may pinambili, ba? So at least naman kahit papano okay na yun, kaysa ba nang gastusin ko lahat yung pinadala niyang, good for, good for 2 years worth of KFC. Thank you so much once again, my dear Shami Siakim. Pero mo, pati nga yung nanay niya, ako yung asawa niya, na-touched doon sa story ko. Because, pero mo kasi, noong ako ay naghihingalo, for my second time na ako'y nagkasakit, diba? Kinakailangan ko emergency. Nagmamakaawa ako at lahat-lahat. I was begging for her for help because I was really hurting yung dito magkabila, nagiliran ko. So happy na siya, sabi niya. Kataon na may 10,000 siya. Dapat may paglalaanan siya noon. Kasi may sakit din ate. Hindi ko alam, sister or anybody in her family. Pero nakita niya yung situation ko na mas kailangan ko talaga ang tulong at that time. So yun, pinadala niya agad for an emergency. And that's when I realized that I was healed, spiritually healed. Thank you so much. From the bottom of my heart, napakalaking bagay yun. Yeah, tingnan nyo yung story. Nasa profile picture ko, yung picture na ako'y naka-Muslim, okay, hindi naman Muslim yun eh. I think somewhere else, yung parang costume yan ng Hindi naman porke nakaganyan ka, Muslim, hindi. That's a costume of somewhere. Okay? Lorna Amante. Sis, please greet your Missika fans club mo here in Kuwait City. Yes. Ayun nga, nag-assemble. Okay, nag-assemble. Nag-organize. Assemble yung mga pag nag-assemble ka ng car. Nag-organize means you're organizing some people. Okay? Yun ang difference nun. Nag-organize siya ng mga fans club ko. Yun ba? Diba? So, ibig sabihin, hindi lang siya nagmamalasaki sa akin, hindi lang siya yung nagpapatronize sa akin at nakikinig every time na ako'y online. Kasi, di ba, sometimes parang, wag na muna kasi naantok ako or whatever. Pero niisip ko sila. It doesn't matter kung how I look. It doesn't matter kung ako'y naantok na. What matters is, angkap na nila ko ni tsura ko, di ba? Doesn't matter anymore. The most important thing is, kung talagang importante itong mga paglalaanan mo ng panahon, you don't have to look yung talagang well dressed o kaya laging naka-makeup or ito, pulbo lang, konting lipstick, nawala na nga yung lipstick kasi kumakain nga naman ako ng Quaker Oats. Okay.
Congrats daw, wow, good luck, sabi ni Shami Siaki. Yan! So sabi ko, kung sino yung mga gustong mag-sponsor, kasi that's gonna be the main, di ba? Lahat naman ng mga shows, talk shows, lahat yan, nabubuhay yung mga shows na ngayon because of sponsorships. And we endorse, karon, di ba? I endorse. Since ako naman, project ko rin to. And of course, they give me the concept, motivational, environmental, charity, karon ang concept. And then, of course, kung ano yung mga iba't-ibang mga charity works later, yung puntahan nyo yung The Mystic Road to Success. Parang ganun pa rin. So, para hindi naman masyadong matatakal ang religion or whatever, hindi ko sasabihin na this is religion or whatever yung kayo about God or whatever, pero matatakal pa rin. Matatakal yung mga parte yun in the motivational area. Ba? Hindi pa rin mawawala yun. Kaya lang, i-neutralize ko. Ba? Kasi ako minsan, may mga businesses kasi na ayaw nilang matakal pagdating sa ganitong mga businesses kanon. Iniiwasan nila yung about religion. And sabi ko naman, I'm not even talking about religion here. I'm just talking about kung ano yung mga dapat, di ba? I mean, kung ano yung totoong mga pangyayari. Well, I'm still gonna tackle all this. Kaya lang, iwasan ko na isipin nila, this is about religion, okay? Kasi ayaw nga nila. Marie Carl Rosario Moncal is watching. Hello, my dear. And Wen Collins also watching. Yan, si Wen. Yan, tumatawag din sa akin yan. You know, I talked to her. Pati yung asawa niya. You know, I was able to talk to him. And yung father niya pala. Oh my God, nawala na. My goodness. That's really sad because sometimes like, life is too short. Hindi mo alam na, andito, di ba? May sakit ang tatay mo. And then, the next day, wala na pala. Condolence, my dear sister. Okay, condolence. I feel so bad na, ayun, you've lost your father. Samantalang pinag-uusapan pa lang natin at that time. Sorry. Nakikiramay ako. Okay, but don't worry because yun yung time na talagang, di ba sabi ng Lord na, kailangan magpahinga din tayo. And then, there'll be a time na, for the second life, bibigyan tayo ng pagkakataon para magkaroon ng panibagong life ulit. So it's either it's coming on forever life or forever punishment. So, nasa atin yun eh. We should decide now while we are not dead yet. Kasi once na umalis na mismo yung spirit ng Lord, that's when we're dead. Nawala na rin yung blood and water because Jesus Christ came with blood and water. Kaya nga talagang nagkatawang tao. Kasi kung wala nga naman yung blood and water, hindi mo masasabing tao yan eh, kundi spirit lang. Kung spirit lang yun yung spiritual body natin, no blood and water. Ibig sabihin lumutulutang lang na spirit. Because God is spirit. Pero kung yung spirit na yan, ha, came down here in the form of a flesh, of course, ang flesh with blood and water yan. Kung walang blood and water, you're still dead. Ha? That's why, diba yung mga naghihingalo sa, oh, naubusan na ng dugo, kailangan namin na siya magdadonate ng dugo. Or, pag naubusan ka na ng tubig, diba, you can last without food, pero yung tubig, you can never last forever. Ganun din yung food. Ba? Kailangan din natin ng food, pero you can last more sa food kaysa yung tubig. Dahil oras na, wala na talang tubig. Hindi ko alam kung how many days ka bago masurvive, and then pag wala na tubig, you're dead. Ganun. Okay. Sabi ni Shami Siakim, humble yourself before the Lord, and He will lift you up. Tama. See, wala akong ginawa, kundi I have humbled myself. Nangailangan ako ng tulong. Di ba? Well, in fact, dahil celebrity ako, I can always, you know, shut my mouth. Diba? I can always go to other people na pwede kong lapitan or whatever na hindi na ako magpa-publicize kung ano yung naging situation ko. But ako, I have humbled myself. Para makita rin naman ng mga tao na biro mo isang mystical na nakita nila dati na doon magara ang kanyang pamumuhay. And all of a sudden, she humbled herself. Pinakita ko na talagang nawalan na ako. Hindi ako nahiya because that's the truth. Kasi pag magtago ka nga naman talaga sa isang katotohanan na walang-wala ka na, and then you're still trying to pretend na meron ka pa, eh di, lalo kang mawalan. Eh kung hindi pa talaga ako nagpa-humble, and if I didn't even say kung ano yung talaga yung situation ko at that time, wala akong bahay. May sakit pa rin ako. Hindi nagpadala si Shami, si Hakim, para at least sana madala ko sarili ko sa emergency. But because I did that,
of all the millions of people na nakakita, for example, sa video ko, na ako'y naghihingalo, humingin ko ang tulong para lang makapunta sa emergency, pero wala. Walang ibang na-touch ang puso kundi siya lang. Kaya salamat, my dear. My dear Shami Shakim. Thank you so much, my dear. Kasi ginamit ka nga ng Lord para sa kanyang layunin dito sa mundo. And I'm so thankful. I'm so thankful dahil ako rin mismo ang ginamit ng Diyos in order to tell you the truth. Okay? So, Roy Roy RDG is watching. Hello, my dear. Jira Nicholas. Ayan, ang anak ko. Gusto niya akong makakall kanina, pero sabi ko, kasi I was dealing with my boss. I was talking to him. Sabi ko, I'm nasa ano ako, nasa desktop ako, business. Sabi niya, ano ba ang business, mami? Sabi ko, punta ka dun sa www.effortless.com. Yun ang investment na sinasabi kong business ko. Doon ko in-invest ang mga pera ko. Okay? So, that's a long-term investment. Ayan. Jason Angling. Pag-greet pa muna, salamat. O, yan. Greet na kita, Jason Angling. Kaya yung mga iba't iba na nandun sa kabila,